kaya ang sabi nila, kung ayaw mong malagyan yung mukha mo, magmaskara ka. Yan mo. Hindi kaya palutin mo talaga yung mukha mo, buong katawan mo na hindi ka malagyan ng uling. Kasi pista eh. Good morning, good morning, good morning. Maulano na umaga. Mga panong. Update lang tayo kasi mag-ano na eh. 2 days or 3 days na kung walang upload. So, marami kasing iniisip kaya iniisip na ka-problema. Kaya hindi makakonsentrate sa vlog. So, pag natapos na itong problema ko, yun, sunod-sunod na naman itong upload ko. Ngayon, masyadong maulan. Hindi ko alam kung may bagyo o low pressure lang. Yan. So, dito lang tayo mag-abang. Kung mayroong tatawag sa atin na pasayro, magbiyahe tayo ng tricycle. Secure naman yung pasayro pag kahit tumulan. Ayan. So, ay, tinanggap ko na ba rin. Okay. Yan. Maulan, bali yung ulan na to kahapon pa to eh. Kahapon ng gabi. Hindi, hapon. Ano na, on off na yung ulan. Tapos ngayon dire-diretso na. Dito lang tayo magkikwentuhan sa vlog natin. Ayan, so bali yung sa ano dito sa amin, ano na dito sa amin, Sinulog Festival na. Sasabayan po ng Sinulog din sa Cebu. Pero yung pinakaiba ng Sinulog sa Cebu saka dito sa amin, mas nauna yung sa amin. Tapos yung sa amin is ano, yung uling talaga, lalagyan ka ng uling yung mukha mo. Ayan, parang basta mostly naglalagay niyan yung mga bata. Tapos parang katuwaan lang, parang na tradisyon na yan dito sa amin na pag nagsinulog, especially pagdating ng highlights, kailangan wag kang sumuot ng puting damit, dapat dark color lang kasi nga lalagyan ka rin ng uling sa mukha. Sipin mo buong kamay lalagay sa mukha mo. E kung minsan pa nga dalawang kamay, apat na kamay na ano sa mukha mo pag pinagtripan ka. Kaya ganyan. Tapos yung mga babae, yun talaga yung mahirap sa mga babae kasi nga pag yung mukha ng mga babae puro na uling, no space sa mukha, sa ibang parte ng katawan nilalagyan, kuminsan sa legs, basta may balat. Kaya makikita yung balat, lalagyan talaga nila kasi no space na eh, sa mukha wala na eh. Kaya kuminsan dito sa dibdib, sa legs. Yan. So abang-abang na lang sa ano, sa highlights sa 15. Dapat ano eh. Dapat nag-vlog ako, everyday update ako dito, pero parang hindi naman sa tinatamad, pero dahil sa problema na talagang iniisip ko, kaya hindi ako makakonsult sa vlog. Meron akong mga video, mga clip lang, mga seconds lang, pero parang bitin, kaya hindi, ini-erase ko na lang kasi na yun nga, hindi ako makakonsentrate. So
hopefully makatapos yung problema ko itong month ato, sana itong month ato, sana matapos na makatuloy-tuloy na tayo sa paglog. Sabi pa nga ni ano, sabi pa nga ni Jeffrey Sniper na mababang revenue ngayong buwan ng January, kaya dublihin yung sikap, dublihin yung vlog, triplihin yung ginagawa mo para makaano ka ng revenue. Ayan. Sana. Ang target ko kasi itong taon na to. Yung iba, itong buwan na to, target makasahog na. Yung sa akin, iba. Target ko itong taon. Itong taon, ha? Taon. Makasahod na ako. Ayan. So, ang laki ng pinagkaiba sa isang buwan, sa isang taon. Ayan. Kasi hindi naman tayo sikat na isang video mo talagang ano, viral kagad. Minsan nga wala pang nanonood eh. Kaya yan, abutin ng taon para ka makasahod. Wala naman akong hilig ng ano, yung kagaya sa iba na nagla-live tapos parang nangihingi-hingi na lang, kahingi ng palipad. Kaya na yun. Hindi ka pa na. Ayan. So, pero nangingi rin ako. Na-try. Nasubukan ko rin yan mangingi ng mga palipad-lipad nung pinatarget ko muna yung $10 ko para lang makuha ko yung AdSense ko. Kasi requirement sa YouTube is $10 para mapadalhan ka ng AdSense pin. Pin yun para sa banko mo, para makapindang ano ka sa banko mo, sa banko, yan. So yun, na-reach ko yun kasi sa mga kagrupo ko maraming nagpalipad ng mga $1, $2, yan. Kaya yun, na-reach ko yun, $10. After nun, wala na, hindi na rin ako na-line. Ayan. So, puro ano na ako, puro upload na lang video, premiere. Ayan lang. And, ayan mga panong, naputol yung pinagsasabi ko kasi tumawag yung kasamaan ko dati sa Kuwait. Tumawag, makipista daw dito sa amin. Sabi ko, walang problema, ang problema, hindi ako nag-aanda. wala na, anong ianda ko, hindi naman, wala naman akong inibig sa mga kaibigan. Tapos, anong anda ko, hindi naman ako marunong magluto. So, si Mrs., wala rin rito. Kaya yun. Punta lang dito, walang problema. Iwan nyo lang sa sakyan nyo dito, tapos punta na kayo dun sa plaza. Pero ang daming tao niyan, siksikad niyan. Tapos ano ka na, ready na yung mukha mo sa maglalagay ng oling sa'yo. Kasi hindi mo yan malalaman eh. Kasi pag nakita mong mayroong oling yan, iiwas ka eh. Kaya yung iba, hindi pinapakita yung kamay nila may oling. Mabigla ka na lang, bigla na lang may umano sa mukha mo. Well, buti kung ganun lang. Kasi yung iba, yung mga ano talaga, pag nakita nilang maganda, talaga ano yan, yung parang mabait, magana yan na talagang nagtatanong muna, ma'am, pwede bang malagyan ng uling yung mukha mo? Ganyan. O, isa lang, kahit ganito lang. O, ganyan lang. O, dito lang, ma'am. Ganyan. Yung iba, nagpapaalam yan. Pero yung iba, walang pakialam yan. Basta na lang, walang paalam-paalam, biglang, poing! Anong mukha mo? Ano yung talaga yan? Kaya, doon ka mababad trip. Kaya lang, wala ka magawa. Kasi ganyan talaga dito eh. Tradisyon na yan eh.
Eh, kung kaya nga sabi nila, kung ayaw mong malagyan yung mukha mo, magmaskara ka. Ganun. Hindi kaya palutin mo talaga yung mukha mo, buong katawan mo na hindi ka malagyan ng uling. Kasi pista eh. Eh parang ano, parang alam mo yung pista ng San Juan, di ba? Kahit nakaporma ka pa, talagang babasahin ka. Eh, ganun din dito. Talagang uling. Kaya hanggat hindi matapos yung araw, hanggang gabi, kung pwede pang huwag kang mag, ano ng mukha mo, huwag na lang. Kasi nga, at least yung iba, pag nakita niyang may uling ka na sa mukha, hindi ka na lalagyan. Pero pag nilagyan ka, tapos punasan mo na naman, sumalilis na naman mukha mo, asahan mo, hindi aabot ng 5 metro, lalagyan na naman yan yung uling ng mukha mo. Mas masama pa pag nakita nila na tinatanggal mo yung uling, kunti lang yung uling kaya tinanggal mo. Pag may nakakita sa'yo na may naglalagay ng uling, worse ang mangyayari sa'yo. Talagang buong kamay na talaga ilalagay sa'yo. Buti kung isang kamay, baka dalawang kamay pa. Kaya huwag mo na lang tanggalin yung uling. Yan. Yung mga loko-loko lang naman talaga na naglalagay na talagang sa mukha talaga yung mga bata. Pero yung iba, yung mga malalaki na nag-ano naman, talagang nagpapaalam naman na lagyan natin yung mukha mo, ganyan. Yung makikita mo na sobrang dami yung uling yung mukha, yun yung pag nilagyan, parang pumipigil pa, yan. Lalong dumarami yung naglalagay dyan. Kaya, punta na lang kayo dito sa Sinulog Festival namin, 47 Sinulog Festival. So, ngayon lang to, kasi nga, nung nag-pandemic, parang 2 taon o 3 taon yata, na hindi kami nag-Sinulog Festival. Kaya, asahan na marami talagang tao na talagang sabik makisinulog dito sa amin. Ayan. So, yun. At least, meron akong vlog. Meron akong i-upload sa YouTube. Kasi nga wala talaga akong gana, wala ako talaga sa mood mag-upload. Kahit gumawa ng content, kaya dahil sa problema. So at least meron akong content. Ilan na to? 5 minutes kanina, 7 minutes. So meron akong mga 13 minutes. So okay na yun. At least may pang-update lang ako kay YouTube. So, yun. So ganyan. So pag pumunta kayo dito, ganyan ang aasahan nyo na mangyayari sa inyo. Na yung mukha nyo, puro uling. Tapos, kung mga babae, nako, pag nag-short-short pa kayo, patay yan. Sablaya yung mga legs nyo na yan. Pag maputi pang legs nyo, nako. Hindi sa mukha kayo lalagyan. Sa legs kayo lalagyan. Yan. So hanggang dito na lang. Enjoy na lang kayo dito sa Sinulog Festival namin. Bye-bye!